Good morning, guys. And I know it's been a while, but eto, tatalagang mag-vlog ulit ngayon. Today is Saturday, and nakaroon na lang. 4 days na lang, uwi na ako ng Pilipinas. Hey! Hindi ko alam kung napanood yun na yung video ko sa TikTok. But yeah, 4 days, and nakain pa akin ako, finally, after ilang days ng pagtatry. Kasi, lagi akong na-over. So, ayun, bakit? Umiyak yung baby, ha? Ano? Oh, shoes. Napaka-cleany naman ng baby na to. So, ayun nga, nakapag-impake na ako. And, pakita ko sa inyo yung maleta ko. Ito na ang aking maleta, and sana yung dalawang malaki lang yung dadalhin ko, pero na-overbaggage ako, nakakainis. So, ayan, dinala ko itong maliit, tapos na-over din ako. So, talagang madami talaga yung dala ko, so nagbabas talaga ako. Ayan, ang nagpabigat talaga dyan kasi is makeup, and alam niyo naman ako, ilang years kong dinakita yung mga kaibigan ko, and nag-request din sila na kung pwede mag-uwi naman ako ng mga makeup. So, ayun, nag-uwi ako, and yun, sobrang bigat nila, so nagbabas ako. Sorry guys kung nanonood kayo, pero grabe, ito yung personal item ko, and sobrang bigat niya actually. May, ba't kinakagat mo yan? Ay nako, gutom na siguro itong mga, wait lang, pakainin ko muna sila. Pakainin ko muna itong mga alaga kong pusa. Kanilang favorite na chicken. I'm also using my new DJI Osmo Pocket 3, and tatry ko yung face tracking niya. Sana nakikita nyo ako. Well, kaya ko rin actually binili ang gadget na yan is dahil uuwi nga ako ng Pilipinas, and kapag ito yung gamit mo kasi, kahit ikaw lang mag-isa, matatrack ka niya, like yan nga, yung face tracking. Tapos may kasama din siyang stand and mic. Hindi ko pa actually na-test yung mic. I should test it, ha? Pero ayun, yung creator combo yung binili ko. Naku, lobat na rin pala ako. Ngayon ko lang kasi ulit nagamit to. Huling nagamit ko siya is nung Christmas pa. So, ayun. Gutom na kayo? Ha? Grabe, ang ganda ni Maymay, no? Sige na. Ayun. Oh, di ba? Ang galing. Oh my God. Tatrack niya ako kahit saan ako magpunta. Ang galing. Na-amaze, no? Pero ayun, kumain na ako actually kanina umaga. Maga ako nagising. Parang alas stress pa lang yata. Gising na ako. Sobrang excited ko kasi. Kasi ilang 4 days na lang. So, di na ako makatulog. Kasi, ayun nga. Excited ako. Actually, ako lang pala yung uwi. Hindi ko lang po nasabi ko. Ako lang uwi. Sini ko hindi makaka-uwi kasi may school siya, tsaka may trabaho. Eh, bagong trabaho na naman to, tsaka bagong school year. So, hindi siya makakasama. So, ayun. Kumain na ako kanina. Nagluto ako ng breakfast. Corned beef and egg lang. Para makakain din siya bago siya umalis. Pero hindi ako nag-coffee. So, hindi ako mag-coffee, pero mag-matcha ako kasi pinadalan ako ng brand. Ang brand niya is Matcha Made. Ayan. So, tayo natin gawa ng matcha today. Again, usually kasi coffee yung iniinom ko sa umaga, di ba? Grabe, sobrang haba na ng buko. Nakakapanibago. Kasi nakikita ko sa video kung gano'ng haba yung buko. Na-amaze ako. Ang huli, hindi ko naman nagpagupit. Pero yun, gawa tayo ng matcha, and knowing me, ako ha, ako na half Japanese. Hindi ako mahilig sa matcha. Honestly, hindi. Napapaitan kasi ako. Pero, ayun, I guess, depende lang kasi kung anong gagamitin mong creamer or sweetener or whatsoever. Pero I like using oat milk and regular lang na creamer. This is caramel macchiato na sugar-free. Binirigan din nila ako ng ng frother, which is amazing. Ayan, yung frother. Amazing. Wala lang. So, ito na lang maglalagay. Paano niya ba ako makikita? Wait lang. Naka-face track kasi ako. Pero, papagat ko na lang. Pero, ito yung gagamitin kong I guess I will use 1/4 cup.
sabi 1/4 so ay 1/4 pa sabi. 1 teaspoon pala. Saan kasi yung teaspoon ko? Warm water dapat pero ano lang, hinamit ko na lang itong water na to. And then see. Ingay. So I'm gonna get ice. Pala nung nagawa ko. Yan. Pero, yan. Ang dami rin nung nagawa ko. Yum! O, diba? Saan ka pa? Starbucks yarn. Siyempre, para aesthetic. Straw. Ano na? Diba? Syrup yarn. Sayang naman. Hindi ko na lang dito. So far, ang syrup naman. Salamat sa Matcha Made. Oh, actually, vanilla matcha pala siya. So, may flavor na siya. So, I will be staying for a month sa Pilipinas. And so excited, of course, given na yun. Pero ang problema ko ngayon is ang dami ko pa rin package na dumadating. And Hi. Hindi ko alam kung may. Si Maymay. Hindi na ako magkanda o gaga. Sobrang dumi pala ng pintuan namin. Kung paano ko sila gagawa ng content kasi wala na akong oras. 4 days na lang. Oh my God. Although, for this week, na-schedule ko na yung mga content ko. After that, kailangan ko pa mag-schedule ulit. Pero, I'm trying my best na magawin sila lahat ng content bago ako umalis. So, ayun yung problema. But, tingnan natin kung ano lang yung magagawa ko. Eh, di yun lang. galing pala kami kahapon sa Miramesa. And, meron kaming napuntahan na bagong bukas na bakery. Taiwanese bakery. Parang 85 degrees. So, syempre, nang bumili ng tinapay. Kamusta naman, di ba? Hindi na maalala kung ano itong maso. Pero, try natin. Ito, akala ko actually, ito is melon pan. Favorite ko yung melon pan sa Japan. So, custard din siguro ito. Try this. Parang hindi nag-almusal yung gano'ng kaya na naman. Parang masyari ko makaminom ng ano. Ang matcha. Ang may tinapan. Ano ba ito? Pero, yung taas niya actually is ano. Lasang melon pan din. Hindi ko lang pa nakakalaw. Wala pong nasa loob. Akala ko may laman. Wala pala. Hi, baby. Want some? Hindi mo kumakaan nyo to. Ay, nako. Ang kumarang. Ano yung cellphone ko? Wait lang. Ano ba? Buntot niya. Masarap siya, actually. Yeah. Medyo lasang melon pan siya, pero of course, iba din yung lasa. Laman ko, pero yung mga pastries ng Japan, parang iba, parang top tier talaga. Parang iba yung ginagamit ng flour sa ibang mga pastries na natikman ko. But anywho, yun yung naisip ko, yun ang problem ko ng content ko. Buti na lang pwede nang mag-schedule ng content ngayon sa Instagram. Although minsan parang sinasabi niya hindi na scheduled pero magulat na lang ako kasi na-post siya. Ayun. Ano yung kagawin ko lang today is nagawa ng content pa din. Yung mga natira. Pero kasi mga dumating kahapon. So, ayun, mga 4 pa siguro or 5 pa. Ay, no. Anyway, I'm still excited and I can't wait to vlog there.
hopefully talaga makapag-vlog ako kasi sayang naman yung bakasyon ko, diba? At saka, nung nag-Japan din kasi ako na masyado nakapag-vlog na ganito. I mean, kasi ang uso ngayon na vlog is yung A Day in My Life, tapos sa TikTok, diba? Pero, gusto ko ba na mag-vlog ng ganito sa YouTube? So, yun. Hopefully, makapag-vlog tayo. Tsaka, tetestingin ko pala yung mic mamaya. So, guys, ito yung aking i-unbox. Well, hindi today. Siguro sa Monday na. Para dumating na yung mga dapat dumating at maisama ko na sa unboxing. But, kahapon, nagpa-brow wax kasi ako sa Ulta. So, ito yung binili ko. O, diba? Napabili na naman po tayo ng makeup. Hi, Bao Bao Chan. Ano? Gusto mo na naman ng treats kaya ka nandito? Hindi yan treats. Nako. Wait lang. Mag-haul tayo na. Ulta haul. So, ito yung creator combo ng aking pocket 3. May kasama siyang lalagyan na ganito. And I'm going to try out the mic. Ito yung mic. Itsura niya. And then, merong magnet. Wait. Ay, matanggal. Ano ba? Yan. Para pwede mo siyang isabit na ganyan. Or, kung gusto mo naman is, like so. Bigat. Pero, on natin siya. Ayan. So, ibig sabihin, kapag merong green na sa taas na line is, nadidetect na nung pocket 3 yung boses ko with the mic. Hindi nyo lang nakikita, pero ayan, nakikita ko siya. So, let me know kung may difference ba. Mas maganda ba yung may mic or wala, or same lang naman. But anyhow, mag-Ulta haul tayo. And wala naman talaga ako sanang balak bumili. Pero, yung bagong tawag dito, ito ba yung bago? Oh my God. Parang ito yung luma. No. Oh my God, parang feeling ko yung luma yung nabili ko. Oh my God, I think yung lumang elf yung nabili ko. Buti na lang, hindi ko pa natapon yung resibo. Although, nasa account ko naman yan. Yeah, I think nabili ko yung lumang elf, elf na CC cream, hindi yung bagong labas nila ngayon. Ano ba naman yan? Ah, pakapalpak. But anyhow, bumili ako ng detangler kasi kailangan ko ng brush na pwede kong dalhin sa trip ko. And ayokong dalhin yung malaki kong brush. So, ayan. So cute. Detangler siya. So, mawala yung tangles ng hair mo. And I like it kasi favorite color ko. Green. Tapos, ayun nga. Yung bagong blush ng e.l.f. Ayan. Liquid blush. And I have the shade Coral Crush and Very Well. So, yan. And then, binili ko rin tong, meron na kasing Half Magic sa Ulta. Eh, ewan ko, na-curious ako dito kung matutulungan ba niya talaga akong gumawa ng plakadong eyeliner. Ayan. And siya, para siyang, tawag dito, Wing Magician Reusable Silicone Guide. So, ayan. Panggamit siya ng eyeliner yan para pulido. Actually, nakita ko din ginagamit niya pang eyeshadow. So, kung di nyo alam, Half Magic is yung makeup na ginagamit nila sa Euphoria. So, ayun. Ay, tama ba yung pagkalagay ko? Ayan. So, nakalimutan ko kung magkano to. Magkano ba to? $7. Oh, actually, may coupon ako. Yun din actually, kaya sabi ko, sige na nga, bilhin ko na nga itong mga to kasi meron akong coupon, $15 off. So, bumili rin ako ng sanitizer kasi ubos na yung sanitizer ko. So, this is the Dutchland Power Mist and ang scent nito is Wild Watermelon. Amoy tempra. May gamot. Pero mabango siya. Yan, ayun. Actually, I love it. But anywho, ayan, aking Ulta haul. Let me know kung na-miss nyo ba yung haul na ganito, makeup haul. Tagal ko na rin kasi actually hindi nakabili ng makeup. Kasi nga, syempre, nag-iipon ako para sa trip ko sa Pilipinas. So, I think yung huling bili ko ng makeup is
joke lang, na nag-Sephora pala ako. Pero ano, ang tawag dito, after that, di ako bumili ng makeup nung Black Friday, nung Christmas, New Year. Usually kasi yung mga ganong time of the year, di ba, nag-haul ako, di ba, parang what I got during Black Friday sale, yung mga ganyan. Pero this year, guys, I'm proud to say na hindi ako bumili ng makeup nung Black Friday. So, ayun. Ngayon lang ulit. Kasi ang binili ko sa Sephora last time is yung bagong concealer ng Fenty Beauty. Eh, meron akong ano, 10% na coupon. So, ginamit ko. Tapos, ito. Sa Ulta. But anyhow, ito na yung last. Well, actually, ito. Kailangan ko ibalik. Oh my God, I'm so tanga. Ano ba naman yan? Akala ko ito yung bago. Yung hydrating Camo CC, whatever, CC cream nila. Pero, ayun. Minis ako. Pero, pwede naman i-return. Actually, hindi ko pa naman din nagamit. So, dito pa yung resibo. So, pwede kong ibalik yan. So, yun guys. Settle lang ako. Tatry kong mag... actually, ang gagawin ko is caption. Ang dami kong na-film na content, pero yung caption, wala pa ako nagagawa. So, yun yung gagawin ko today. Hi, guys! Hello, my dog. Hello! Welcome to my vlog. Andito kami ngayon sa Ulta. Babalik ko na yung palpak ko, nabili ko. Hello. Madali ako kahapon eh. So, iba yung nakuha ko na CC cream. So, yun, i-exchange ko lang naman. Sabi, in stock dito. So, dito ko bibilihin. Tapos kakain din kasi gutom na din ako. Oo. Ba't wala yung mic? Hindi ko talaga kalimutan ko. Tsaka kanina ko lang tinry ka pa paano gamitin eh. Oh, vlog mo ako. Wala akong shade. Sabi nila meron. Sabi sa ano, sa app. Sense kasi bago nilang product kaya nandito sa harap. Napi ko lang yung shade ko. Ayun yun. Wala yung shade ko. Okay. Failed. Dahil sabi in stock. Pero I think pipick upin ko na lang. Kakain muna kami. So siguro naman after namin kumain, ready for pickup na siya. Tapos, hindi ko rin mahanap yung shade ko. Yun yung problema. Sabi meron online, pero wala. Papahanap ko pa sa kanila yun. Baka meron naman sa likod, pero sobrang busy kasi nila. Kasi ang haba din ng pila. So, mamaya na lang. Kain muna kami. Sabado. Bakit? Ayoko kaya pala madaming tao kasi Sabado. So, yun. In and out. Dito kami ngayon sa In and Out. Same yung sa akin. Here's our food. Sa akin to. Sa akin to, di ba? Ayun, hindi ko ng gulay. So, ako kakain. Gulay. Sweet yung lang. Kala ko sweet na eh. I have this area sa taas ng aking Alex drawers. And nandito yung mga perfumes and then mga ibang accessories ko din. Pero sobrang ang gulo-gulo nila. So, kailangan ko silang i-organize. And hindi pa rin ako nakakapili kung anong perfume yung dadalhin ko. So, yun ang ating kailangan gawin ngayon. And I have here this acrylic stand. And actually itong gamit ko is from Amazon yan, pero ito nabili ko lang sa discount store.
So, ayan. Dagdag lang kasi yung iba, andyan na. Tsaka hindi ko malabas sa box yung iba kasi nga walang lalagyanan. Pero, I think pag nilagay ko to dyan, kasya na silang lahat. So, we'll see. Okay, so far, ito na lahat ng aking perfume collection. Although, meron ako ng mga gift set. Yan, yung mga ganyan. Na ayoko nang ilagay dyan. Ayan. But, meron din iba dyan na, ayun nga, yung mga deluxe sizes lang. Pero, so far, ayan na silang lahat. So, dossier. Sobrang dami kong dossier. Ano kasi, tawag dito, naging partner nila ako. Tapos, I have Pacifica. And this one, hindi ako familiar sa branda na to. Pero, yung amoy niya is, para ba madidescribe? Parang may pagka-peppery. Parang gano'n. Basta it's something unique. Peppery and woody. Yun, gano'n yung amoy niya. Gusto ko naman, pero it's not something na I will wear sa Pilipinas. Actually, itong Maylis, mabango siya. Fresh na scent siya. Pero hindi siya tumatagal. Siguro pag yung day lang, day perfume, okay siya. And then, yung dalawa sa taas na Pacifica, it's a hair and body mist. So, pwede siya sa buhok and katawan. Kaya nga hair and body. Tapos, yung Pacifica perfume din. Mabango din sila. And then on this side, hindi kasha pala, meron akong tatlo na hindi mailagay. Tinanggal ko na rin sa boxes, yung mga magagandang boxes, tinabi ko, pero yung mga hindi, yung mga medyo sira na tinapon ko na. So I have here the Mugler, paano ba sabihin yun? Pero yan, nagpadala lang din sila. Okay lang din yung amoy niya, sakto lang, hindi siya wow na wow. Tong glossy, mabango siya, pero iba na yung amoy niya ngayon, siguro expired na. Hindi ko na malala kung kailan ko ito binili, pero parang nag-iba yung amoy niya. Ewan ko, before gustong-gusto ko siya kasi may sandalwood yung amoy niya. Ito, one of my favorite na I think gamit na gamit ko din recently is itong Myth. Ito yung pinag-iisipan kong dalhin sa Pilipinas. Myth. Actually, ang Ellis Brooklyn na brand is unisex siya. Like Jo Malone. I have Jo Malone here. So, I'm thinking of bringing itong Myth and then itong Wood Sage and Sea Salt na Jo Malone. Kasi meron akong ganyang size. So, saktong-sakto siya. Hindi kasi maganda magdala ng isang malaking perfume. Siyempre, di ba? Over baggage na ako. Tapos ganyan pa yung dadalhin ko. Although I have the normal size. Ayan yung malaki sa likod. And then, Miss Dior, regalo sa akin ni Ate Mina. I have here, ano ba ito? Lancome? Pang ano siya? Para sa akin, pang night perfume. Date night, mga ganun. Itong Sunkissed Hibiscus. Medyo ano siya, pang summery na scent. And then, sa likod, ito, remembrance ko actually itong dalawang to sa Japan. Na nagpunta ako sa Japan. Kasi gusto kong ganun. Gusto kong bibili ng perfume. Kapag umaalis ako, pag nagta-travel ako, parang remembrance. Ang gusto ko talagang bilhin is yung Jo Malone na Cherry Blossom. Pero, wala sila that time. So, ito na lang binili ko. Ito is summer scent siya. Parang peachy, fruity scent. Tapos, syempre, favorite ko itong Wood Sage. And then, I have the Ellis Brooklyn sa likod. Ayan, itong apple din, recent lang nila yan, na fall scent nila, and then amber, vanilla, matatamis tong tatlong scent na to, yan, sweet scent yung tatlong yan, and then ito, spring scent na sobrang bango din yan, floral, and then sa likod, I have here a body oil, so, hindi ko lang kung dadalhin ko yan, kasi kapag, pag pinaghalo mo yung body oil, and then perfume, mas, matapang, hindi naman mas matapang, mas tumatagal yung amoy nila. So, dapat ganun eh, para talagang buong araw mangangamoy ka ng perfume. Kasi meron yung time na in-spray mo siya, tapos parang at the end of the day, hindi mo na siya maamoy, parang ganun. So, pag naglagay ka ng body oil, halo na same brand sila, ayun, mas matapang yung ano nila. I mean, yung counterpart na Myth, kasi Myth din yun eh. Ayan, hindi ko na po nakikita nyo. So, pag yan yung dalawang yan, yan. Long lasting talaga yan. And then, I have three more from Ellis Brooklyn. Ito actually, gusto ko din dalhin to. See, it's a body mist naman. So, hindi siya singtapang ng mga perfume ng Ellis Brooklyn. Pero sobrang bango niya. Fresh lang din na scent. And then, peaches, of course. Smells like peach. Itong sand naman is smells like vacation. Parang beachy, ganun yung amoy niya. Beachy na may pagka-coconutty. Parang ganon. And then, I have here on this side is medyo may mga shala natin. mga pabango. Of course, I have YSL. Ito, pinag-isipan ko din dalhin to. Kasi ito yung isa sa favorite kong nighttime perfume. Mabango siya. Kasi parang nakaka-sexy. Parang ganon yung amoy niya. Black opium, okay lang din. Pwede siyang tawag dito. Pang date night na perfume. Next is itong Chanel naman. Mali yung napabili ko kanya. Actually, regalo niya sa akin to. And meron yung isang
ano ba, iba isang scent nila. Basta hindi ito. Pero mabango din naman to, kung totoo sin. Pero hindi siya sing tagal, hindi siya tumatagal compared sa isang gusto ko. Hindi ko na maalala kung anong pangalan nun. Pero yung isang version nitong Chanel. And then I have the Valentino. Ano lang din to ha, mga sponsor lang din to mga to. Hindi naman talaga ako bumibili ng mga perfume na mamahalin. Talagang sakto na talaga nabiyayaan tayo ng mga pabango. So Valentino, mas gusto ko to. Itong, ano ba to? Born in Roma nga ba? Pero yata yung Born in Roma. I think. Intense, I think. Pero ito, mas gusto ko yung amoy nito. Mas medyo may pagka-feminine side. Gucci, of course. Bamboo, forever na yan. Ito din, perfect for date night. Then, naamoy na scent sa gabi. And then, itong ano, Victor Rose. Hindi ako masyadong fan ng medyo may pagka-floral na matapang. Ewan ko, siguro may pipilian din kasi siya na, ano na, body type. And then I have here the Chloe. Ito naman din, mabango din to. Pero sweet kasi siya. Parang sa akin, parang hindi ko gusto naaamoy na sweet ako. Mas gusto ko yung, ano ba, medyo fresh na scent. Ganun. Actually, parang mas gusto ko nga yung woody, fresh scent na parang pang lalaki. Ayun. And then Versace, of course. I have here the Clean Reserve ka. Isa-isang Clean Reserve ka na ano. Mabango din siya. And then ito, Givenchy. Medyo, hindi ako mahilig nga sa floral, diba? Eh, ano to, rose scent. So, medyo hindi ko siya bet. Bibig ko na lang siguro sa nanay ko yan soon. And then I have two from Replica. Ano ba yan? On a date, and then beach walk. Actually, yung on a date, hindi ko siya madedescribe na on a date yung amoy niya. Basta, hindi siya, para sa akin, hindi yun yung amoy ng on a date para sa akin. And then, of course, beach walk. Medyo may pagka, ano rin yan, summery scent. So, all in all, that is my perfume collection. And I think I'm going to bring yung C ng Alice Brooklyn, Jo Malone, and then Myth. O, diba? Ang dami kong dadalhin. Pero I think yun. Ewan ko, tingnan natin kung anong pag-isipan natin. Para kasing ang dami, diba? Pero I think I'm gonna bring one daytime perfume, tapos isa sa panggabi. Ayan. Yay, that's my perfume collection.